Morning routine with baby Nabi. So, yun, kakatapos nga lang painitan ng daddy niya sa labas. Kaya, yan, nakahubad na siya agad. So, it's time naman para punasan namin siya. Nagkahubad ko nga ng diaper na niya. Ayan, bumugad sa akin agad yung pusot niya. Yung patanggal na. Tapos, may amoy. So, chinat ko naman agad yung OB. Tapos, yung midwife. Ayun, thankful naman kasi nag-reply sila kaagad. At, sabi nila na normal lang daw yun. At punas-punasan lang daw natin yung alcohol nga at saka bulak. Frog suit na nga yung lagi kong pinapasuot sa kanya. Kasi pag baro-baruan yung pinapasuot ko, hinuhubadan niya yung sarili niya pag gising niya. Nasa labas na yung kamay kasi nga malaki yung baro-baruan. Gustong-gusto na nga niya dito sa kanyang rocking chair. Diyan na rin siya natulog kagabi. Ayun na din yung matulog doon sa tulugan namin. Ayun yung tulugan namin, playpen. Instead na crib sana yung bibilhin ko, playpen na lang. Kasi inisip ko, saglit niya lang gagamitin yung crib, yung playpen. Hanggang paglaki na lang din niya yan. At pwede na rin yung gawing playroom yan. Diyan na din kami natutulog na dalawa. Sponsor din yan ng Tita Evelyn niya. 5 months pa lang yung chan ko noon nagbigay na siya ng pambili ng kanyang crib. Buti na lang talaga pinigil ko yung sarili ko noon bumili kaagad. Kasi yung binili niyang rocking chair ni baby para na rin siyang crib, pwede na rin siyang matulog dun paggabi. Napaka-thankful nga namin ng baby na habi namin kasi nga lahat ng sister-in-law ko is mababait. Saka napaka-generous talaga, napaka-down to earth. Hindi ko nga alam kung ano yung ginawa ko para maging deserve sila. Hoy, ba't biglang nag-emote? So ayun na nga, enjoy na enjoy talaga ng bebe na binamin yung kanyang rocking chair. Tapos ayan, pwede na rin siyang i-connect sa YouTube. Kaya mas maganda siya kasi nga nai-immune na namin siya agad sa alphabet saka numbers para matandaan na niya kaagad. Bata pa lang siya, dapat matuto na siya. Kailangan niyang maging matalino. Ang galing.